Makaka-relate ka dito, promise, sa Relate Much! Ay nako, umpisa na nga po ng klase nitong Lunes. Eh talagang windang naman mula pa nung bago mag-umpisa ang mga magulang, lalo na ang mga nanay. Eh paano nga ba mamamanage ang time? Yung susunod nating makakausap, isang nanay galing abroad. Eh ito, 38 years old, isang nurse sa Singapore pero umuwi para mag-focus sa kanyang dalawang anak. Kasama natin live via Zoom si Mommy Ann Cristel Karunungan. Hello, Mommy Ann! Hi po! Good afternoon po, Mom Winnie. Ayan, Mommy Ann. Naku, ilang taong ka sa Singapore, be? 11 years po. 11 years! Pero, so 11 years, dalawa na yung anak mo, no? Apo, dalawa po. Okay. So, what made you decide to go back for good? Okay, so major reason po yung mga restriction on traveling. So, when the pandemic started, nagkaroon po ng local and international restrictions and even yung hospital namin sa Singapore, may sarili silang rules and regulations that we cannot just go home. So for a year, naramdaman ko yung homesick na hindi ako makauwi. Tapos nagkaroon po ng time na nagkasakit yung youngest son ko na feel ko na sana ako yung nag-aalaga sa kanya. Eh, kasagsagan ng COVID, nag-aalaga po ako ng mga kids din. I'm on pediatric side po ako. So, nag-aalaga ako ng mga kids sa Singapore. And then, yung anak ko, hindi ko maalagaan. So, I realized na baka it's time na rin for me to go home para maalagaan ko po sila. That's very ironic, ano, Ann, na yes, nag-aalaga po ka ng bata. Opo. Sa trabaho mo, pero yung sarili mong anak, hindi mo maalagaan. Yes, it's very painful po na ganun. Opo. Okay. Ano ba yung nawala tuloy yung... Pero, so, even parang ang idea ko sa kwento mo, before the pandemic, umuuwi ka regularly dito sa Pilipinas. Yes po, yes po. Wala namang problem sa pag-uwi-uwi. Medyo maluwag naman. Malapit lang yung Singapore. So, kahit 3 days off, pwede pong umuwi ng Pilipinas just to see your kids eh. Okay. E, tapos yun nga, nung nagkaroon ng lockdown, dun mo naramdaman. Okay, anong levels na ba sa school ang mga anak mo? I have grade 2, 7 years old, and I have pre-kinder, 4. Ay, naku eh. Kwento mo nga, isang babae, isang lalaki, ano? Yes po. Yung panganay ko po, girl. Yung bunso is boy. No, paano ba ang day in the life of Ann lately? Okay, so now po, nag-start yung face-to-face. So we started quite early July, nag-start po sila. Hmm. So nabago yung routine namin kasi face-to-face, you have to travel, bring them to school. So we start umaga, breakfast, like breakfast sila, and then prepare them for school kasi panghapon po sila eh. So, panghapon sila pareho. Good thing pareho silang same naman ang time slot. And then, before that, so may idle time konti. So gagawa kami ng school works nila, kung ano yung kailangan nilang gawin. And then, early lunch. And then, biyahe na po kami pa-school. Ay, so, gano'n. 1 p.m. ang class nila. Malapit lang ba sa bahay niyo yung school? About 40 minutes po na travel time from our house. Malayo-layo din, ano? Yes po. Pagkatapos susunduin? Tapos susunduin. So, yung pong... grade 2? Yung grade 2 ko, 4 hours siya. So, may time kami kahit papano na... yung time na habang nag-aantay sa kanya, so nakakapunta kami sa grocery to buy our stuff, ganyan. Wow. Opo. Kasi mauuna si preschooler. Opo, mauuna yung pre-kinder namin. So 2.5 hours lang siya. Pagkasundo, we can do our errands, punta kami sa grocery, bili ng pang-ulam, ganyan. And I'm sure ano, bago ang face-to-face classes, medyo meron ka ring mga fears tungkol sa face-to-face, no? So how did you overcome them? Okay, so ito po, before the face-to-face started, so nag-initiate naman yung school, no, to have
a look kung okay ang facilities. So they send us a series of like orientation through Zoom din. And then opo, inano naman kami na inassure naman po kaming mga parents na they will really be strict on handling the kids pagpasok. So nagsasanitize sila, they will wash their hands, they will be checked they will check the temperature upon entering the school. So medyo naging confident kami na okay. And then the class po kasi konti lang sila, so na minimize yung students per class. So natitignan po talaga ng teachers per student kung okay at well ang bata pagpasok. Eh, paano ang baon? Pinagbabaon mo ba sila? Yes po. I prefer na mag-prepare kami ng food nila rather than they will buy sa canteen. So we will prepare their food. We will plan a week yung ano yung babaonin nila. Their snacks for the whole week. So alam na nila kung ano yung babaonin nila for that week. So they're excited. Actually, they're really looking forward every day. To go to school na? Yes, yes, yes. Yeah. Very good. Ano-ano ba usually mga favorite baon ng mga bagets? Rice. Nagubain po siya ng rice. And then pag, yes po, nagubaon ng rice. Kasi afternoon eh, so they wanted something heavy. And then they like mamon. Yung boy ko, mahilig sa pastries. Yan, mamon, brownies. Okay. Yeah, sushi. Nagubaon pa ng sushi minsan. Talaga naman. Yes po, kung anong gusto, binibigay namin para ma-enjoy nila. They will have fun eating din. Ah, ang cute naman. O eh, paano naman ang me time mo, Mommy Ann? At saka po, yung couple time kasama si Daddy. Doon pong pandemic, medyo wala masyado. Siyempre, naka-lockdown, so bahay lang talaga. So ngayon po, na nag-start ang face-to-face. So yun nga po, yung time na nasa school sila. So we can, ano na po namin yun, parang date time na namin. So parang kami supermarket, bili kami ng kailangan namin to stock up our fridge. Nakapagpagupit minsan, nasisingit. Bili kami ng kailangan nila sa school, mga supplies nila. So kahit konting time na nakakasingit naman po during yung free time na yon na nasa school sila. Ganun lang? Ganun lang po kasi may work din yung husband ko. So after ng school, pasok na siya sa work. So uwi na kami. Aba na. Pag weekend? Weekend, ayun po. Weekend kung may time, lumalabas. Medyo takot din kasi kaming ilabas sila ng ilabas very frequently. So, kahit sa, lang po, sa park lang, sa clubhouse, ganun, okay na kami doon, magbabike sila, ganun, they will go biking. Ah, okay. Eh, ikaw, kailan ka nagpa-parlor kaya, manicure, pedicure, pakulay ng buhok, pagupit, ayun po, facial, masahe, kailan, may ganun ka ba? Medyo, ngayon po, wala masyado. So, lang talaga, kung merong time na, masuspend yung kagaya po noon pag may konting time, sasalitin na namin, ganon. Pero yung sobrang me time, parang kailangan mo talaga siyang schedule kasi kailangan po may pag-iwanan din ng kids if we want us, kung gusto namin mag-asawa o malis, may pag-iiwanan kami dapat. Kung gusto namin ng longer time for dating, pero otherwise, kami-kami lang din po, sa house na lang din. Naku, kailangan mo i-develop yan, Mommy Ann. Kahit papano, kahit isang araw man lang of in a month, hindi naman kailangan linggo-linggo. Para lang breaker ba? Opo, naman namin. Tinatry din naman talaga namin na pagkaroon ng ganong quality time. Pero medyo, medyo. Medyo clingy din po kasi yung dalawa namin. Aba. So kung aalis kami, tama. Gusto din kasama sila. Hindi kasi, alam mo, sa age ng mga anak mo, parang ako rin noon eh, parang imposible yung me time sa age nila. Pero when they've gotten a little older. Yeah, I think when they're bigger po. Oo, na medyo may sarili na silang preferences. Ayan. Yes. Yes. Magkaka-time ka na magpa-hair color, be. Saka po kasi so kakauwi ko lang din. So last year lang po kasi ako umuwi. So siguro din na-miss nila ako, na laging gusto nila kasama. That's ako. Right. So kung lalabas lang ako sandali, naku, may umiiyak pa, humahabol minsan, ganyan. Ay naku, paano yung first day ng school? Buti nagpa-iwan. Ah, opo.
First day of school kasi, parang before they went to school, parang inorient ko na sila sa bahay pa lang na this is what you're going to do, mommy cannot stay, you have to be with your teacher and your new classmates, ganyan-ganyan. So, parang ready naman sila and they're really excited. They will go home happy na dami nilang stories, dami nilang kwento every day. They're really enjoying po yung face-to-face. Walang sepangs, walang iyakan. Sa wala, game. Wala po first day, wala. Wala talaga, naman. Wala po. Ang galing naman. Okay, so, pagka medyo lumaki na yung mga bata, babalik ka pa ba sa Singapore? Hindi ko po inaalis yon yung option na yon. It's still, it's just there. Parang binibigyan lang namin ng maybe a few years, maybe 2 years po. I will stay here with them kasi yung husband ko may business din. So, kahit gusto ko silang isama doon, so parang hindi rin po masyadong possible. So, I'm just giving myself probably 2 years po and then we'll see how it goes. Pag-usapan na yung mag-asawa kung ano po yung best option for our family. Well, very good. Very good choice. Because I believe, everything is a choice. Diba? Opo. Like, I guess you have your own reasons kung bakit gusto mong, as you've said kanina, mas gusto mong maalagaan ang mga anak mo rather than mag-alaga ng ibang bata sa ibang lugar, which is really heartbreaking for a mother talaga naman. Very good, Anne. Okay, so ano ba ang payo mo sa mga nanay na tawag dito na nawiwinda ngayon dahil kakaumpisa pa lang ng klase? Totoo naman po yan. Relate din kami dyan. So morning is, yung morning namin talagang very busy. So follow what works for you. So usually kaming mag-asawa, happy kami. So when my husband decides na siya mag-cook, siya yung prepare ng meal for today. So ako yung magbabantay, ako yung sasama sa kanila sa, let's say may online class pa rin naman po eh. So pag kami online class or face-to-face, so ako yung sasama sa kanila sa class kasi hindi pa rin sila pwedeng totally iwan sa classes. Especially online, they will do lots of things kasi kapag iniwan nyo sila sa room, so parang kailangan babantayin, lagi mo sila check every now and then kung anong ginagawa nila. So you have to be there physically talaga, kailangan mo silang bantayan. And then, yun po, may routine kami. Usually, I will make my kids follow our routine. So, alam nila kung this time, kailangan kumain na sila ng lunch because papasok na sila sa school. Then, after that, they have to clean themselves, ganun. So, we have a certain routine po. Very good. And the most important thing, katulong mo ang iyong husband. Opo, diba? Tulong naman po kami talaga. Opo. Hindi pwedeng isa lang kasi. Opo, mahirap. Oo, ang gumagawa ng lahat nito. Very good. Maraming salamat for sharing your A Day in the Life of Anne Cristel Karunungan. Thank you so much. God bless you and your family, Anne. Thank you po. Stay safe. Bye. Stay safe. Bye-bye. Yan po ang ating mommy na si Anne Cristel Karunungan. Relate much? Makaka-relate ka dito, promise, sa Relate Much!